Zuma, itutok mo sa plate number. Loren? Jacob, tandaan mo. Ito ang plate number ng blue na van na ginamit nila Oscar. ZTD-125. Abo, nag-aalala ako para kay Mr. President. Baka mapahamag siya sa ginagawa natin. Tignan mo, mahina siya. Hindi nga siya makakilos ng maayos. Baka mahuli ulit siya kung ano naman ang gawin sa kanya. Hayaan mo na muna sa mga tauhan natin ang logistics ng transaction na yan. Total, nakakasanayan. Mas mahirap pag nakarating si Oscar kay Dalisay. At pag naunahan tayo ni Lily, sigurado ako, mas malaki pa sa halagang 20 billion ang magiging problema natin. Let's go ahead hunting for the president. Oh, teka. Di ba kasi sabi ko lang na baka mahuli tayo? Gusto mo bang pumangi dito? Naihina ako, Anang Elizabeth. Tsaka, parang natakasan na natin sila. Sige. Bilisan mo, mag-ingat ka, ha? Abo, bumili ka na rin ng pagkain at tubig para pagkagising ni Mr. President, may makain siya. Oh, ha? Ay, yung pagkain naman dyan, ha? Yung masustansya, eh, puro mga chichiri ang mga dala mo, eh. Sige na. Bubutok na, eh. Ingat ka, ha? Ito lang ang kailangan maliwanag. Hindi natin papatayin si Hidalgo. Kailangan natin siya ng buhay. Pero yung dalawa niyang baliw na kasama, tatagta rin natin na parang giniling. Maliwanag ba? Uy, sakto! Nandito na sila, General. Magluluto na sila. Sakto! Lutong na kami! Uy, ano ba ang sinasabi? Huwag masyadong maingay. General, Sir Ricardo. Alam niyo ba na mahusay pala to si Villapuerte sa kasaysayan ng Pilipinas? Hindi naman masyado. Ganun ba? Opo. Eh, sa katunayan nga po, kabisado niya ang story ng bayan na to. At hindi lang yun. Magaling din siya sa wikang Banyaga. Aba, may alam kang ibang mga lingwahe? Yes, General. Okay, I will ask you something in English, alright? Is that okay? Sure, why not? Tell us a brief history of the Philippine-Spanish War. Okay, General. The Philippine Revolution was ignited on August 1896, where the Spanish colonizer discovered the KKK, or Kataas-taasang Kagalang-galangang Katipunan Anak ng Bayan. Wow! Andres Bonifacio led the Katipunan and influenced the masses to revolt in Manila. The uprising failed, but the movement inflamed the hearts and minds of the Filipino in the surrounding provinces, especially in Cavite, where Mariano Alvarez and Baldomero Aguinaldo led the two main factions of the Katipunan and led the two major victories against the oppressors. In 1898, our alliance with the United States helped us to achieve the complete surrender of Spanish conquistadores. Oh! And on June 12, Emilio Aguinaldo issued the Philippine Declaration of Independence. Wow. Yeah. At dahil doon, meron kang extra kanin at ulam. Ano po bang lulutuin natin? Dahil nasa norte tayo, syempre, ang lulutuin natin yung specialty ng lugar na to. General, alam ko na. Magluto tayo ng pinakbit. Di ba isa yun sa mga specialty nila dito? Oo, yun! Yun, balita ko, masarap yun. Alam nyo ba na ang pinakbit ay galing sa salitang Ilocano na pinakbit? Na ang ibig sabihin sa Tagalog ay pinaliit, dahil pinapaliit yung mga gulay habang niluluto. Pero iba yan sa pakbit Tagalog, dahil ang pakbit Tagalog ay ginagamitan ng alamang, samantalang ang pakbit Ilocano ay ginagamitan ng bagong isda para sumarap ang mga gulay.
Galing mo. Ang galing mo naman, Villafuerte. Para kang encyclopedia. Ay, pinapabilib mo ako eh. Pero mas bibilib ako sa'yo kung tutulungan mo kaming gumawa ng mga regalo, no? Para makapagulungan sa'yo. Lika na. Sige po. Uy, sarapan nyo, ha? Narinig nyo naman yung sinabi ni Lolo Delphine. Meron daw akong extra rice, tsaka extra ulam. Manang, bakit bigyan ako nyan, tsaka anim na kanin, tubig, tsaka pwede bang maki-CR? Kasi sasabog na yung pangkilo ko. Natanggap niyo rin ba yung text? Galing kayo sa Agustus. Oo, Tol. Mabuti nga at may detalye tungkol sa sasakyan ni Mr. President. Mas madali natin siya mahanap. Magandang araw po, Mr. President. Gising na po pala kayo. Elizabeth, nasaan si Ambo? Bumaba lang po siya umihi at bumili ng pagkain tsaka tubig. Woo! Ah! Cool! Woo! Sana makita natin ang presidente. Sayang yun, 5 milyon. Basta, ating kapatid, walang gulangan. Paano yung dalawang kasama niya? Patayin na natin. Sige. Elizabeth, hindi pa tayo masyado nakakalayo. Delikadong bumaba si Ambo. Sigurado akong naglipa na ng mga tao ni Natot ni Lily sa lugar na to. Huwag po kayong mag-alala. Magaling po si Ambo. May pagkaunyango na hindi madaling makita. Ito na po, Kuya. Ay, ito na po. Akin na po. Bayad niyo po muna kayo. Di pa kayo babayad. Ako po, saglit lang po. Bilisan niyo po. Naku, Mano. Ano na po? Ano na po? Ano na po? Ano na po? Mano, pakistan na po. Saan kayo? Ako, ano na nangyari doon? Tabi! Tabi! Andiyan ay maungoy! Elizabeth, maroon ka ba ba tayo? Bisikleta lamang po. Anong direksyon nagpunta si Ambo? Doon po eh. Doon po siya pumunta. Tabi! 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 Andiyan ay maungoy! Diyan ka lang sa loob. Sarap.
Marilyn. Patigilin ba natin, sir? Pagbasan mo. Sayang lang sa oras. Stop the car. Stop the car! Mr. President, kaya pa bumanin yung mag-drive? Mas ligtas kung si Ambu na lang magmaneho. Sige mo! Mo dali ba kagutan tayo ng mga lalaki? Bilisan mo! Mr. President! Julian, yun yung kotse ng bunggong na presidente. Mag-U-turn ka, sundan mo. Yes, sir! Tara, tara! Tala mo! You're in luck. Nakabuntot kami sa kanila naman yun. Maaasahan ka talaga, Jake. Wolf always finds its prey, Tito Ren. O, sige na. Mamaya na tayo mag-usap pag nasa kamay mo na si Hidalgo. Of course. Kahit kailan talaga mas maswerte ako sa iyo, Lily. Sa akin na naman pumapabor ang tadhana. Thank you.